Hi guys! Welcome to my channel! Ngayon guys, ay meron tayong dalawang comment na sasagutin. Nag-message kasi siya doon sa video na ginawa ko kung paano mag-process ng paano mag-correct ng birth certificate. So ngayon, meron ditong question si Melanie Cowley. Hello po, ilang days or months po bago makuha yung PSA na correct na po? Yun yung tanong niya. At saka meron din, dalawa kasi sila magkasunod na nagtanong. Tapos si Judy Ann Awa. So shout out po sa inyo. Thank you po sa pag-comment. Eto naman si Julie Ann Awa. Hello po, ilang months or days po bago makuha yung corrected birth certificate po? Thank you po. So same lang sila ng questions. Kaya ngayon, shout out. Hi guys. So ngayon, sasagutin natin. Nung time na ako nag-process guys, wala talaga siyang specific na weeks, months, kung gaano siya katagal. Depende kasi yon sa mga ipapakorek po ninyo. So sa akin, tatlo yung letters na pinakorek. Tatlo yung pinakorek ko. Yung middle name, yung isang letra ng middle name ko, isang letra ng apelyido ng mama ko, at tapos isang letra ng middle name ng papa ko. So, bale, tag-iisang letra kaming tatlo. Ako, mama ko, tsaka papa ko, mga apelyido namin, may mali na spelling, dapat letter I, naging letter E. Tapos yung sa papa ko naman, letter E, naging letter I. Kaya yun yung pinabago ko. Kasi kumuha kasi ako ng passport. Nakita kasi yun sa passport. Kasi medyo malabo yung NSO ko dati. Yung NSO ko dati medyo malabo. Kaya ngayon, pina-clear yung aking birth certificate. Tapos nun, nung pina-clear ko sa City Hall, yun nga, nakita na letter E pala yung dapat na letter I. So, hindi ako makakakuha ng passport kapag hindi ko siya pinakorek. Ngayon guys, nung pinakorek ko siya, ang requirements lang na hiningi sa akin yun, birth certificate ko, birth certificate ng parents ko, tapos dalawang kapatid ko, birth certificate, tapos yung mga requirements na kung yung school records or yung baptismal, ayun, meron doon, nakalist naman yun guys kung alin doon, parang tatlo doon kailangan yung i-provide, pero marami naman yun, mga ID kailangan yung i-provide, ganun. Tapos ito nga yun, yung questions nilang dalawa parehas, kung gaano katagal, kung ilang days or months bago makuha yung PSA. Sa akin, 2 weeks lang. Tapos, natagalan pa yon, naging 2 weeks pa siya kasi na nag-lockdown. Nung nag-lockdown, naabot ako ng lockdown. Kaya, after 1 month ko pa siya nakuha. After 1 month ko pa sa talaga siya nakuha. Kasi nga, nag-lockdown. Kaya, nagsarado yung PSA nun. Tapos yon, nung nag-okay na, yung parang sabi nila na balik na sa normal. Kaya, kinuha ko na yon after 1 month. Dapat 2 weeks lang. Yung binigay sa aking schedule, 2 weeks lang, makukuha ko na. Yun, 1 month so, yung akin bago ko nakuha kasi dahil sa lockdown. So ngayon guys, Miss Judy Ann Awa and Miss Lailani Cowley, sana ay mapanood nyo po ito. Thank you po sa pag-comment. Thank you po. Kapag yung iba po, meron pa pong questions, mag-comment lang po kayo dyan sa baba at sasagutin po natin sa ating makakaya. So, ngayon guys, yun, walang specific na may bibigay ng days or month kung gaano siya katagal. Depende sa ipapakorek nyo po. Eh, kung marami po kayong ipapakorek, marami po silang requirements na kailangan. Kailangan mabuo nyo po lahat ng mga requirements para ma-process po siya. Then yun po, sasabihin po nila kung gaano katagal ninyo babalikan yung result. Kasi bibigyan naman po sila ng ano yun, ng parang resibo. Tapos yun, nandun nakalagay ko anong date po kayo babalik. Pag bumalik po kayo nun, releasing na po yun. Okay po, sana po ay nasagot po namin. So, salamat po guys. Thank you po sa mga comment. Opo. So yun, bye-bye guys. Thank you for watching. Then don't forget to like this guys, video. Guys, tingnan mo. May bubbles ako. And yes, guys. Commercial yun. So thank you guys sa panonood. Tingnan mo. So ayan. So bye-bye guys. Thank you for watching.
like, and subscribe to my channel. Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye! Blankies! Bye-bye! Bye-bye!